Yo, what's up mga kaibigan? This is i2k po. Ngayon nagbabalik ko tayo para magbigay reaksyon at komentary dito sa channel ni Pinas News Insider. At simulan na natin guys, samahan nyo ako. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Senador Rafi Tulfo nanganganib dahil nakatanggap di umano ng banta na sisibakin sa pwesto. Kaya taong bayan naggalaiti sa galit, handang ipagtanggol ang senador. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe. Oh guys, huwag natin kalimutan mag-subscribe dito sa channel ni Pinas News Insider at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Game guys, tuloy ulit natin. At i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Alright. At eto na nga mga kababayan, hindi lingid sa ating kaalaman na totoong agresibo at napakagaling ni Senator Rafi Tulfo. Lalo na sa pagdinig sa Senado sa mga tiwaling opisyal na nakaupo sa gobyerno. Kaya naman Senator Rafi Tulfo, pinagplanuhan di umano na tanggalin sa Senado. Malamang mga dilawan na naman to, mga nakahabangan ni Sir Rafi Tulfo kasi ano, mga tritira niya talaga yung mga may mga pagkakamali tulad na lang ng PCSO at iba pa. Mga binanggang kurap nagsama-sama di umano para pagkaisahan ang nasabing senator na patalsikin sa pwesto. Grabe. Paglalahad pa ng senador, nakatanggap di umano ito ng pagbabanta mula sa national. Pero kung sakaling mangyari yun guys, malamang marami magtatanggol na Pilipino dyan kay Sir Rafi Tulfo. Kasi sa totoo lang napakarami niya natulungan. Nung hindi pa siya senado guys, marami na siyang nagawa dito sa Pilipinas para sa ating mga kababayan. Labor Relations Commission na siyang di umano ay sisibakin bilang senador. Gayun paman, hindi nagpatinag ang senador at tinawanan lang niya ito. At maging ang taong bayan na sumusuporta sa kanya ay handang mag-alsa sakaling ipilit nga nilang tanggalin si Senator Rafi Tulfo. Talagang marami talaga magpro-protesta dyan. Marami nagmamahal kay Sir Rafi Tulfo. Yun ang totoo talaga. Lalo na marami na siyang napatunayan at natulungan, di ba? Dahil ayon sa kanila, hindi sila ang naghalal sa inyo, kundi ang milyon-milyong taong bayan. Tama. Na naniniwala na kayo ang pag-asa ng bayan. At dahil nga sa balitang ito, hindi na napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, binoto namin si Senator Rafi Tulfo, kaya di pwedeng patalsikin. Siya ang tunay na public servant. Tama. Mabuhay ka, Senator Rafi Tulfo. Mahirap patawbin ang taong nagsasalita ng totoo tungkol Tama. Sa mga nakawan sa gobyerno. Ang taong bayan ang kalaban. Oo. Siguradong kikilos na ang taong bayan pag inalis ang nag-iisang tagapagtanggol ng taong bayan. Dapat ang tanggalin yung gustong magpatanggal kay Sir Rafi kung sino man siya. Malaking tulong para sa amin si Rafi Tulfo. Totoo siya yun. Lang ang tanging senador na walang takot sa mga kawatan sa gobyerno. Siya ang kailangan ng bansa natin. Tama. Big no, hindi dapat mawala si Tulfo dyan. Siya lang ang totoong gumawa na may malasakit sa bayan. Totoo yun. Yung iba dyan, takot magsalita dahil takot na hindi mananalo sa halalan. Kaya walang kibo sila dyan, maliban kay Sir Tulfo. God bless sa iyo, Sir Tulfo. As long as nandyan sa iyo ang totoong paninindigan. End quote. Ang taong bayan mismo na nga ang nagsalita na sila ang magiging kalaban na mga taong kumakalaban kay Senator Rafi Tulfo dahil naniniwala ang taong bayan na siya lang ang may totoong malasakit at tunay na lumalaban sa mga taong inaapi at nahihirapan. Tama. Pasensya na, Commissioner, at dadalong Commissioner. Ito, medyo ilalabas ko na sama ko ng loob sa NLRC. Itong Sheriff Joseph Soriano, NLRC Region 4A, napaka-salbahe po nito. Same, sumbong, na
pagagastusin pa po yung mga complainant. Sinasabi sa complainant, maghanap kayo ng asset ng inyong employer. Pumunta kayo sa LTO, pumunta kayo sa banko. Sa halip na dapat trabaho niya yun. At ito pa po, sa kayo dyan sa NLRC, ilan na po ang kasong nahawakan ko na nang kamatay na po yung mga nanalo. Totoo to, Mr. Chair. Ilan na. At hindi pa rin nasisingil yung ipinanalo ng mga manggagawa na nanalo sa kaso. Para bang iniintay na isa-isa mamatay lahat hanggang sa mawala na lang. Please po, ayusin niyo po yung sistema dyan. Siguraduhin po ninyo na yung pong inyong mga sheriff ay well-screened din yung kanilang pagkatao, yung kanilang karakter, na hindi po sila mga balasubas at hindi po sila mga corrupt. Kasi po, pinag-uusapan natin dito yung mga manggagawa na kinawawa, kaya po silang sumbong sa inyo, and then pagdating sa inyo, kakawawain na naman for the second time ng mga sheriff po ninyo. Hindi po ba? Kilala mo ba itong, Commissioner, kilala niyo ba itong sheriff ng NLRC Region 4A, Joseph Soriano? Hindi ko po siya personal na kilala, pero nangangako po kami na aalamin po natin kung ano ang nangyari dyan. At walang karapatan humingi ng pera ito sa mga complainants. Hindi ko pa ho yan nadinig sa amin dahil yan po ay sa Region 4, sa Laguna. Sino commissioner na mahawak sa Region 4? Ang commissioner po, like kami po, Luzon commissioners po kami. Alright. Kami po ang lahat na may hawak, pero pagdating po sa regional arbitration branches, mga ELA po nila, executive labor arbiters. Kasi sa mga regional arbitration branches po, nandun po ang mga labor arbiters at ang mga executive labor arbiters. Mm-hmm. Doon po sa concern po ni Senator Tulfo, nais ko po sanang ipabatid na sa ngayon po nag-conduct na po kami ng inventory ng mga, yung nga po mga writs of execution which remain unsatisfied. Dati po kasi, it is under the labor arbiter, sila po yung nagmamonitor ng kanilang writs of execution. Yun nga, acting on several concerns nga po tungkol dito sa writs of execution, nagkaroon na po kami ngayon ng inventory. Isa-isa na po naming hinahanap kung ano po ang mga writs of execution that remain unsatisfied. And pursuant to that also, we are undertaking that kung sino man po ang sheriff who can be found liable, kung bakit hindi ito na-implement, we will be taking the necessary action po. Okay, Mr. Chair, napakaganda yung kanyang suggestion. Yung po talaga ang problema ko eh. Yung bang sheriff na hindi ginagawa ang trabaho nila at yung trabaho nila ipinapasa doon sa mga complainant na nanalo na. Tulad yan, pagpamasahe, gastos and all. Dapat trabaho nila, may budget sila para dyan. Ang masakla pa, pinagagalitan pa yung mga complainant. Marunong pa kayo sa amin. Sige, kayo na maging sheriff. May mga ganun pa mga pananalita. Diba? Ma'am, siguro it's about time na i-screen niyo po isa-isa lahat ng inyong sheriff. Tingnan niyo po kung talagang capable sila na maging sheriff. Kung meron dyan na mabait na ma'am, kaya lang kulang sa kalaman, isalang po sila sa retraining program. Yes, Your Honor, we are already considering the conduct of a capability building seminar for our sheriffs. At para siguro, sa ganun, ma-intensify pa po natin yung capacity nila. Siguro ma'am, isalang din sila sa neuropsychiatric exam para malaman kung stable ba yung kanilang pag-iisip, the way they should be dealing with mga complainants. Kasi as it is, mga complainants, ano na to sila, depressed pa nga iba sa kanila, malungkot na dahil matagal na sila nag-antay sa mahabang panahon, pabalik-balik na sila sa NLRC. Yung iba nga sa kanila, nakapag-abroad na, hindi naman singil. And then, pagbalik galing abroad, pupunta yung NLRC, hindi pa rin tapos yung problema at sila pang sinisisi dahil bakit hindi kayo pumunta rito, pinadala namin kayo ng sulat, etc. So ma'am, evaluation siguro, assessment ng inyong mga sheriff to make sure na sila qualified. Ano po? Yes, Your Honor. We will do that po. Your Honor, if I may say something. Doon po sa pag-serve ng summons, kasi tatlong beses yung sa inyong cases, no? Tatlong beses na ang pa-serve. Siguro yung first two, hiningan ba kayo? O yung last na? Yung last po. Yung last po. Kasi po, sir, dun po sa, ang sa case po kasi nila, na-set siya for January 17 and 24. Hindi, walang proof of service dun sa respondent. So, pang tatlo, para makasiguro na makarating ang notice, ang summons dun, para makaumpisa, hiningan kayo ng pamasahe kasi ipi-personal service. Meron kasi kaming courier. Pero obligado po ba kami na kami po yung sumagot po talaga nung araw niya tsaka nung merienda niya nung araw na po yun? Booking! Ayun na, okay. Ayun na nga po yung... Yung service of summons na natin natin. Opo, para lang po malinaw po sa amin kasi syempre po. The usual kasi po talaga yung pagpa-serve ng unang dalawang ano sa courier namin sa opisina yon. Kaya lang, minsan, pag sumusobra na sinisiguro namin na makarating ang notice, minsan humihingi yung bailiff na bigyan mo na lang ng pamasahe para personal niyang serve. Ang no. Pasigot lang, Mr. Chair. Yung ini merienda ano ba? Hamburger o yung French fries o sa malamig? Hindi, sir. Kasi po yung sa amin po, kalambato na bali lang po. And sabi po kasi sa amin nung ano, sasagutin daw po yung
pamasahe po, tapos yung merienda po. Ang sabi po namin, kung pwede na po ang 200. Abay, humirit pa po yung guard, eh, gawin nyo na ikan 350. Ay, saan po kami kukuha ng 350? Eh, pamasahe nga po doon, eh, hinatid at sundo lang po kami ng staff ni Senator. Ay, kaya lang po, nagtatanong lang po, para malinawan lang po kami, kasi kung obligado po ba talaga kami noon? Hindi kayo obligado. Ang siguro ang sheriff lang, hindi kaya ang arbiter ay naniniguro lang na sana makarating yung notice kaya personal service, pero hindi naman sagot ang pati merienda. And may dadagdag pa po ako tungkol po dun sa sheriff. Presently po nasa yung aming pong sheriff's manual ay binabalangkas po para matugunan yung mga kung anumang problema na na-encounter natin ngayon. Ito pong sheriff, kailan college graduate? Kailan college graduate to? Hindi naman. Hindi naman, basta ano po siya, qualified po siya, may civil service po siya. Kailangan civil service eligible. Yes, right. Senator De La Rosa, meron po kayo sasabihin. Hindi, babalik lang ako doon, Mr. Chairman, yung maghingi pa ng pamasahe at saka merienda. Sana ma'am sa NLRC, kung ano yung mga tao ninyo, yes. Sabihan natin na huwag po ganun. Maliit lang na bagay yun, pero pag, alam mo na, masama ang impact din sa mga tao na apektado eh. Tingnan natin yung mga tao natin na huwag ganun. Kawawa. Ikaw pumalit kay Juan, ma'am, kay Nogales? Ay, hindi po. Nandiyan pa si... Yes, our chairman is still there. I am appearing in my capacity as chairperson of the committees, of the commission's Committee on Legislative Concerns. Mabuti na yung ikaw na nag-attend para hindi gano'ng high blood si Senator Tulfo. Bukong pareho yata ko yung taste ni Senator Tulfo, Senator De La Rosa. Medyo umihinahon kayo pagka si Commissioner... Hindi naman kasi nasasagot niya makayos yung mga katanungan ko eh. Nasasagot niya na maayos. Okay. Yung mga katanungan. Siyempre, pag maayos yung sagot, maayos din yung tanong natin. Mukhang di ako naniniwala. Eh, si Mr. Tanot-Tanot, pabalabag yung mga sagot niya. Pabalabag din yung ano natin, to each his own. Lalaki. Ha? Ay, hindi naman. Eh, tayo naman, hindi naman tayo ano, eh, nagdi-discriminate. Lalaki, babae, pare-pare yung turing natin dapat. Ganun tayo, di ba? Di ba, Mr. Chair? Yes, of course. Para maliwanag. Si Mr. Bato, Chief Bato, di ba ganun? Oh, ayan, para maliwanag tayo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po, hanggang dito na lang po ang ating reaksyon at komentary dito sa video ni Pinas News Insider. Muli, ako po si I2K. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.